Nanti alas 12 na po ng gabi. Itong isa wala nang ginawa kundi umiyak. Tingin ko nakakaramdam. Sabi ko, maaga ko aalis para maaga makauwi. Pero wala pong mangyari dahil ang hirap. Nakailang attempt ako. Normally sa tabi si baby, pero wala. Nagigising siya talaga. Hanggang sa tuloy na nagising. Papasok na. So, mga kararating ako ng trabaho ng mga 8 o'clock. So, mga 4 pack, mga kauwi. Mga 4:30 na sabay na ako sana. Pero dahil first day, malamang ang dami kong gagawin. Ang dami na to over. So, good luck. Let's see. Bye. Mamaya na lang ulit. A few moments later. Natapos na ang buong araw ko sa trabaho. So actually, nakapag-record na ako kanina, katangahan, hindi na i-save. Actually, na-save sa memory card na inilipat ko, hindi ko pala na-save, pinubura ko na. So kailangan ko ulitin ulit. Time check, alas 9 na ng gabi, dumating ako sa bahay mga 4:30. Mga 5 o'clock. So, kukwento ko kung ano ang nangyari sa buong araw ko. Actually, first vlog ko to. So, medyo kinakabahan. Hindi ko pa alam ang gagawin. Natanong ako ni Rafi, bakit ko daw naisipan mag-vlog? Bakit nga ba? Totoo noong ko pa gusto to. Kaso nahihiya lang talaga. Camera shy ako. Noong ko pa gusto kasi gusto kong mamonitor or gusto kong balik-balikan yung video pagdating ng panahon. Lalo na sa journey ko kay Amelia. Napaka-memorable para sa akin kasi syempre, napaka-memorable kasi last baby na namin. Delegated na ako. So, hindi na kumbaga, last na si baby, last na si Amelia. So, as much as possible, gusto ko ma-record yung every milestone, lahat ng nagdadaanan, kung ano yung nangyayari. Although, kay Andre naman, hindi pa yata uso kasi mga vlog-vlog mo. Kahit, in fairness naman, kahit luma pa mga camera noon, kahit blurred pa, meron naman, naitabi ko naman yung mga video naman. So, pagpasensyahan nyo na kasi first time ko talaga mahihain ako. Yun nga. Kasi feel ko distorted yung mukha ko kapag nagsasalita eh. Hindi na lang intindihin. Yun nga, nakatulog na si Amelia kanina doon sa una kong gawa, gising siya. Ngayon yung first day ko pagbalik sa work after 6 months na maternity leave. Ang hirap. Ang maternity leave kasi dito, hanggang 1 year, pero 18 weeks yung bayad. So, initially, sabi ko, babalik ako ng work after 2 months. Less than 3 months. Dami nga nagsasabi sa akin niya, sabi mo lang yan, pero pag nakita mo ni anak mo, hindi ka na magpapa-extend ka. Gusto ko lang hindi, kailangan ako sa work. Feeling, pag kailangan ako sa work, babalik ako agad. Pero nung time na lumabas na si Amelia, nahawa ako. Ang gandagad, nagbago talaga. Totoo pala yun, no? Nagbago talaga yung isip ko na sabi ko sa sarili ko. Hindi, mapa-extend. Hanggang sa nagpa-extend naman nga talaga ako dahil napaka-clingy nito noon.
nagpa-extend din ako kasi na-operahan ako. Tinanggalan ako ng gallstone, gallbladder. Kaya timing din na dapat November 13 babalik na ako. Nagpa-extend nga ako ng January. Napakahirap dahil unang-una sa akin siya dumedede. Sa mga nakaka-relate na breastfeeding moms dyan, alam nila kung sinasabi ko kung gaano kalapit yung baby niyo sa inyo pagka sa inyo dumente. So yun na nga, kagabi pa lang, ang bigat na napakaramdam ko. Hindi ko alam kung makakaramdam to ano, kasi kagabi pa lang, alam yung konting gabot na ingit na nagigising. Noong oras na kami nakatulog, ako nakatulog, tila magpo-4. Nagpaalam mo na 5:30, na puro snooze lang din. Kasi nga, para ano kung maaga pumasok, para maagang kauwi. Kaso hindi. As in, konting kilos ko gigising siya hanggang sa anong oras na, gising na siya na tuluyan. Kagabi, gumawa rin ako ng video. Isasama ko sana kung ano yung laman ng mga bag ko, pero ang pangit pala, pinanood ko ulit, pero huwag na lang. Kaninang umaga, maga ako gumising, pagising ko, nagpapakundit na na-videohan kasi nga, hindi ako makapagsalita. Pag nagsalita ako, magigising ko. So, hindi ko na na-record. So, yun na nga, 15 minutes siguro ako nag-stay sa sasakyan, sa garahe, bago ako tuloy umalis. Ang hirap. Ano yung feeling, hindi naman nakakaiyak, nakakalungkot, pero mixed emotions eh. Kasi minsan, kailangan mo rin sa sarili mo ng, lalo na nung pagpanganak ko, laging ako nag-aaya kay Rafi na lumabas kasi alam mo yung feeling, kasi lalo na ako, kasi ako yung tipo ng nanay na career woman, hindi mo umasahan sa bahay. Alam na asawa ko yun, alam ni Rafi yun, tanggap ko naman sa sarili ko din yun. Kasi mulat sa pool, nagtatrabaho na ako, kaya kumbaga sana yung katawan ko na hinahanap at may trabaho. Kay Andre noon, sa pinasa ko ng anak, andun na nanay ko. Alam mo, andyan siya para tumulong sa akin. So, ang laki ng difference. Sobrang laki ng difference. Sa Pinas, nag-aaral pa ako noong panong nabutis ko kay Andre. So, ibang-iba. Kaya gusto ko nga i-treasure to dahil parang lahat ng paghihirap na dito ngayon eh. Naranasan ko ngayon. So, yun nga. Pagdating ko sa work, so, syempre, sobrang busy. Kasi first day, handover ng work, hindi ko na rin na-record dahil sobrang busy talaga. So, tumago ako agad kay Rafi. Kasi gusto ko kumusayin si baby. Ah, mali yata yung ginawa ko dahil, Diyos ko po, kawawa. Iyak ng iyak. Grabing iyak ang ginawa. Tapos afternoon, hindi na ako tumagulit kasi nga naging busy. May time pa nga na nag-send si Rafi ng video na pinaglalaroan yung dede niya. Siguro hinahanap na. Every breastfeeding mama knows kung ano sinasabi ko. Siguro hinahanap-hanap na. Tapos, kagandahan sa trabaho ko, isa pa tong mahirap para sa akin kasi nga breastfeeding mama ko. So, every now and then, mag-pump kasi masakit yun. Isa pa yun na sinasabi kong struggle kasi nga, ang dami kong bit-bit. Sobra. Tapos kailangan kong mag-pump. Buti na lang, pasalamat na lang din ako na mabait. Okay yung trabaho ko. Kasi may sarili akong office workshop at the same time. Kasi ang work ko nga pala, head ako ng sa engineering department na isang hotel. So, hawak ko rin ang oras ko. Basta, magkunan ko 38 hours a week. Pwede akong pumasok ng 7, uwi ako ng 3, or 8, pasok, uwi ako ng 4. Yun yung pagkakaiba niya kung i-compare ko sa Pinas. Kasi, biruin mo, dito, 18 kilometers from our house sa trabaho ko, pareho lang na sa Pinas. Nag-work din ako before sa Pinas, bago ako pumunta dito sa hotel. Parehong 18 kilometers, pero ang difference, sa Pinas, 3 oras one way. Dito, 20 minutes. As in, 20 minutes. Tapos. Malas na siguro, may konting traffic, pero hindi
3 hours na biyahe. Sa Pinas, yung 3 hours na yun, nakakain na ako. Sa sasakyan, ah. Kapag makeup na ako, nakapag-video kay pa ako. Kung makikita niyo yung mga dati kong upload, meron pa din na nagme-makeup yata ako habang kumakanta. Ganun kagrabe. Habang kumakanta na nagda-drive. Dito bawal. Bawal na magtingin sa cellphone dito. Although sa Pinas bawal, pero marami pa sa way doon. Dito hindi pwede. Nakailang work na ba ako? Pangatlong work ko na to. So, 2017 na dumating kami dito sa Australia. Una, gusto kong magpa-uwi. Kahit kanon si Rafi. Umiiyak na ako dito. Nahihirapan ako. Kasi ang laking adjustment kaya. From Pinas na ilang taon ako doon. Bukti nga sabihin. Basta since birth. Doon, kasama ko magulang ko. Nasa tabi ko. All of a sudden, punta dito. 2017. Na kilos mo lahat. Yung iba sinasabi. Yung iba, sana all na nasa abroad. Oo, kasi maraming pera. Pero pinagkatrabaho mo naman yun. Maraming pera. Kung i-convert mo. Diba? Kung i-convert mo sa pera mo sa Pinas, laki talaga. Pero kung dito mo gagastusin, kung dalawa nagtatrabaho, oo. Pero kung mag-isa lang, good luck sa'yo. Although, kaya. Pero hindi kasing luho pag dalawa kayo nagtatrabaho. Pangatlong trabaho ko, hirap na hirap ako. Sa unang ko kasi trabaho, okay sana yun. Kaya lang, racist yung boss ko. Sobra. Sobrang inyakan ko yun. Tapos nalipat naman ako sa isang company afternoon na okay sana, Pinoy din yung boss. Kung ano yung boss ko sa Pinas, ganun kabait din. Pinoy din, 2 months lang ako. Kasi sobrang tanda na nung building. Ang hirap. Grabe. Ang hirap. Pero kailangan. Ganun talaga buhay Australia. Gawa mo lahat. Umuwi nga ako, si Rafi hindi pa ako makain. Sabi ko nga sa kanya, ano, ngayon alam mo na kung anong feeling. Kasi nung time na siya yung nagtatrabaho, pag-uwi niya, talagang hindi pa ako nakakain. Hindi ako nakakain. Hirap ko kahit umihi. Ang nangyari ngayon, so, tapos na ang maternity leave ko, buti na lang meron siyang long service leave. Kasi may 7 years yata, simula nun. Kapag naka 7 years ka sa trabaho, may long service leave ka. So, meron siyang 3 months na long service leave sa kapatid ko. So, hanggang katapusan ng March, wala siyang pasok. So, after nun, yun ay problemahin namin kung paano na si Emilia. Yun ang kailangan namin i-work out. Sana, open ang border. Ay, hindi open ang border eh. Kasi malaking tulong sa amin yung sarado ang border eh. Dahil talagang walang, alam mo yung, ang pinapayagan lang nila pumasok kasi dito yung mga citizen, tsaka yung PR. Yung mga hindi, talagang hindi bawal pumasok. So, yung mga galing sa labas na citizen or PR, mag-hotel quarantine yan 14 days. Dati, kagalingan akong biyerno dito, sagot nila yun. Ngayon, sariling expense na nung magko-quarantine. Pero may designated na magka-quarantine. So talagang doon pa lang, nasusolusyonan na. Hindi na ako makalat. So yun nga, yun ang problema natin namin pagdating ng March. Ay, katapusan ng March. Ayun naman namin ipasok sa daycare sa baby. Napakabata. Although, sabi nila, lalo magkakuti. Kapag nagigising. Kapag sa daycare mo daw yung baby, nagiging independent daw. Kung pang ako, walang ay, nagigising na. Ayan. Parang kiti-kiti lang. Naghahanap na naman ng baby. So, yun nga. Pag-uwi ko, hindi pa kumakain si Rafi. Kahit ako hindi, dahil sa office na trabaho. Hindi ako napag-video-video. Pero syempre, may picture ako dyan. Kung ano yung naipang ko. Sabay nga lang ako nakapag-pump kasi sobrang busy. Tsaka pa-uwi. Kaso, bawal nga yun eh. Sayang lang din yung oras. Tsaka masakit na yung video ko. Kaya nanakan lang ako na rin mag-pump. So, baby ko. Ay. Oh, love ko. Yun nga, gaya na sabi ko, pag-uwi ko, Diyos ko, grabe yung feeling. Hindi pa ako makain si Tati. Hindi na buhay dito. So, nauuwi, bili na lang sa labas. Yun nga yung sasabi ko eh,
masarap buhay dito, mabibili mo kahit ano, promise. As in, kahit ano, kaya mong bilhin. Pero ang hirap nga, dahil wala kang kahalinginan sa mga gawain bahay, kundi kayo mag-asawa lang. Wala problema mag-anak, libre lahat dito. Problema yung mag-aalaga, paano? So, yun. Ang nangyari maghapon, trabaho, bukas, ganoon na naman ulit. Sana, ang hirap. Hindi ko pwede sabihin, hindi ko, sana hindi ko ma-miss. Eh, mamimiss at mamimiss ko to, alam mo yun. Sana maging okay bukas. Yun lang. Sana hindi mahirapan si Rafi. Kawawa din naman kasi. Hirap din nun, no? Kukuya mag-alago. Sabi, totoo naman sabi niya eh. At least ako, papadede lang. Eh siya. Diba? Tapos hindi pa, ako yung so, that's it for today's vlog. Ang una kong vlog, pagpasensya niyo na. At first time niya. Babawi na lang ako sa susunod. Pag napag-aralan ko. So, don't forget to subscribe. Just click at tama ba yun? The bell button. Para sa pag-subscribe and i-watch out na sa mga susunod ko. Thank you!